Hi guys, welcome back to my channel. Meron ulit tayong tech unboxing today from MacDodo Philippines. So a big shoutout sa inyo dyan guys for sending this product para ma-review natin dito sa channel natin. Guys, box pa lang nakikita nyo, ang ganda-ganda na para kung bumili ng bag, no? Pero ang laman nito syempre is tech gadget kasi yun naman yung channel natin. Kaya buksan na natin tong package na pinadala nila sa atin para malaman natin kung ano nga ba yung nasa loob ng package na to. Guys, first time ko makareceive ng ganitong klaseng package na talagang in-effortan siya para ma-deliver sa atin, no? Ang ganda ng packaging niya guys, parang early Christmas gift ba to guys? Kung makita nyo guys, may nakalagay dito sa taas ng box na charge faster, go further. Dalawa yung product na pinadala nila sa atin. Siguro power bank itong isa. Yung isa naman sigurado ako na iPhone case for 14 Pro Max. Grabe effort talaga yung ginawa nila dito. So alasin na muna natin sa pinaka-packaging itong pinadala nila sa atin bago pa tayo magkalat dito sa studio natin. Ito yung dalawang product na pinadala nila sa atin and confirmed nga. Yung isa doon is wireless power bank and isa naman is case para sa ating iPhone 14 Pro Max. Unahin na muna natin i-unbox itong case natin. Kung makikita nyo dito guys, compatible siya sa MagSafe wireless charger and of course, meron na rin siyang drop or shock protection if ever man na mahuhulog natin yung ating iPhone. Kung clumsy kayo katulad ko, na maya't maya nakakahulog ng mga gamit, sigurado ako na kailangan or magagamit nyo tong iPhone 14 case na to. Sa likod naman, nakalagay yung mga materials na ginamit dito sa iPhone 14 case. I-unbox na natin to guys para makita na natin yung pinaka-itsura niya. Okay, so makapal siya guys, no? Hindi siya yung manipis lang na silicone or rubber case ng mga iPhone dyan. So ito yung itsura niya guys, ito yung view from the inside. Kung makikita nyo, andito yung kanyang magnet sa loob. And masasabi ko sa inyo guys na makapal yung magnet na nilagay dito. Before kasi nagkaroon ako ng mga cheap lang ng mga MagSafe na iPhone cases. Unfortunately guys, yung mga ganong klaseng cases pala, natatanggal yung mga magnetic strip sa loob ng pinaka case mismo kung lagi mo siyang ginagamit. Ito naman yung pinaka case niya sa likod. So ito yung pinaka labas niya guys. Ayan, matte finish siya. Maganda rin yung pinaka matte finish na case ng iPhone case natin. Kasi ibig sabihin nun, kung pasmado yung mga kamay natin or pasmado yung kamay nyo, hindi babakat dito sa iPhone case natin. Hindi tayo maya't maya nagpupunas ng case natin at hindi rin siya prone sa gasgas. Pero kung makikita nyo guys, hybrid tong ginawa nilang case kasi yung gilid niya is parang glossy or clear plastic lang. Hindi siya totally 100% matte finish. And then kung makikita nyo dito guys, medyo may nakaangat na portion dito para pag nilalapag natin siya, hindi magagasgas yung back part ng ating iPhone. Medyo nakaangat pa rin siya. So, four edges ng case natin, may nakaangat na rubber. By the way guys, yung pinaka-color ng ating iPhone is black or yung space gray color nila. And kung makikita mo dito na nakalagay na yung case natin, kita pa rin naman yung pagka-color black ng inyong cellphone kahit na matte finish yung likod. Of course, sa gilid, kitang-kita yung pagka-glossy black ng ating cellphone kasi clear naman siya. Yung cutout naman ng kanyang silent button and yung kanyang volume up and down button, very precise. Saktong-sakto siya sa butas. Sa ilalim naman guys, kung makikita nyo, very precise din yung pagka-cut ng kanyang part dito, nung charging port and yung mga speaker dito. Napakaganda nung pagka-cut guys. Dito naman sa corner niya guys, makikita nyo ang kapal nung corner nung case na to. Kaya sigurado tayo na kung mauhulog man natin to, accidentally, wag naman sana, eh sigurado tayo na hindi siya basta-basta sisira or hindi siya magde-dent or hindi siya matatanggal sa kanyang pagkakalagay sa case. Ngayon naman, i-unbox na natin yung power bank na kasama dito, yung kanilang wireless power bank. So ito yung pinaka-itsura ng kanyang box guys. Makikita nyo dyan na 15 watts fast charger na siya and at the same time, 10,000 milliampere na yung kanyang battery pack. Sa likod naman, makikita mo dito yung specifications ng power bank. Isa sa mga pinagusto ko sa power bank na to is 10,000 milliampere yung in-offer niya. So good for 2.5 charging siya sa ating cellphone. Kaya hindi ako kakaba-kaba na kahit malobat ako or hindi ako nakapag-charge bago ako umalis ng bahay, sigurado ako na covered ako ng kanilang wireless power bank. So i-unbox natin to guys para makita natin yung pinaka-itsura ng power bank and kung ano ba yung mga inclusions kapag binili nyo. Kung makikita nyo dyan guys, USB Type-C to USB Type-C na yung charging cable na kasama, which is a good thing kasi yung iba kasi USB Type-C to USB Type-A yung kanyang
or yung kasamang charging cable. Ito, type C to type C, ibig sabihin, mas mabilis natin mag-charge yung power bank natin. May kasama na rin siyang instruction manual and yung kanyang warranty card. And guys, ito na yung pinaka-power bank natin. So, i-close up natin para makita nyo. Ayan. So, ayan yung harap ng power bank natin. And then, ito naman yung likod ng kanyang power bank. Napansin ko lang, compared sa mga ibang wireless power bank na MagSafe din na meron ako, eh mas makapal yung magnet niya dito sa kanyang pinaka-power bank, which is a good thing. Bakit? Ibig sabihin nun, very secured yung power bank nyo kung sakali man na ididikit nyo siya via magnet sa inyong mga smartphone. Sa gilid naman, may kita nyo, andito yung kanyang USB Type-C input and output. And on the other side naman, may kita mo rito yung kanyang power on-off switch. And guys, kung may kita nyo, wala siya yung kasama na usual LED dots na makikita mo yung percentage ng inyong power bank. Bakit nga ba? Kasi kung napapansin nyo, andito yung on-off switch, no? Pag pinres ko yung on-off switch na yan, lumalabas dito yung battery percentage niya sa LCD screen niya sa likod. So, hindi na kayo huhula-hula at alam nyo talaga kung ilang percentage of juice pa yung laman nitong power bank na to. First time ko makakita ng ganitong klaseng power bank, guys, kasi nasanay ako ng LED indicator lang yung mga wireless power bank na pinapadala sa atin. Siyempre, paano mo maitatayo tong power bank kung wala kang stand? May built-in stand na rin to, guys, kung may kita nyo dito sa ilalim, no? Hindi siya halata, no, na may built-in stand siya. Pag inangat mo yan, matatayo man na yung phone mo sa mesa or kung nasan ka man, nasa desk ng office mo, nasa study table or nasa desktop ka, matatayo mo tong power bank na to kahit nakalagay yung inyong smartphone. Isa pa sa napansin ko dito sa wireless power bank is magaan siya compared sa mga ibang wireless power bank na nahawakan ko. Again guys, 10,000 milliamperes tong power bank na binigay sa atin ni MacDodo. Pero kung i-compare ko siya sa Romos na wireless power bank ko or sa Anker na wireless power bank ko na tigpa 5,000 milliamperes lang, parang magkakasing bigat lang sila, no? So napakagaan ito, guys. Kasyang cash siya sa bulsa nyo, and kung isasabay nyo man siyang ikabit sa inyong mga smartphone, hindi gaanong kabigat. Speaking of smartphone, ikabit na natin siya sa ating iPhone 14 Pro Max gamit yung provided nilang iPhone case. Again guys, napakadali lang gamitin ito. Ikakabit mo lang or itatapat mo lang yung magnetic strip ng power bank sa magnetic strip ng iPhone case, no? So idikit na natin. Ano, ang lakas ng pagka-grip niya, guys, kung makikita nyo. Kahit anong shake ko diyan, hindi yan mauhulog, no? So ang ganda ng power bank na to talaga, guys. Napaka-sleek lang niya and kakulay pa niya yung iPhone natin. Kung makikita nyo diyan, automatic nag-charge na agad siya diyan. Meron tayong 79% na juice dito sa power bank natin. Kung gustuhin ko man itayo itong power bank na to at saka yung smartphone ko na magkasama, madali lang kasi may stand siya. Teka, testingin natin. Okay, so testingin natin dito sa box na binigay nila. Kung makikita nyo, guys, very stable yung iPhone natin. Hindi siya gumagalaw, no? Ang ganda, hindi rin bumibigay yung power bank natin kahit na nakabit na yung cellphone natin. And ma-adjust pa natin yung height ng power bank natin, depende sa gusto natin. Again, marerecommend ko yung power bank nila and yung kanilang case 10 out of 10 dahil makikita nyo naman dyan kahit anong alog ko, parang kambal na to, guys, ayaw nang maghiwalay. Sobrang lakas ng kapit at sigurado kayo na safe yung inyong cellphone kung gagamitin nyo yung kanilang wireless power bank. Again guys, kung gusto nyo itong orderin online, click nyo lang yung link sa description box sa ibaba. Thank you so much for watching and see you on the next Tech Unboxing.